yung iniipot nila tubig na yun, sir, no? Tubig na, ano yung sa maging greens. Lumagaan, sir, no? Ito, maraming umu-order sa akin ito. Magkano yung ganyan nun, sir? Ang benta ko niya, 1 litro, 90 pesos. Ay, kukuha nga ako niyan. 1 litro. Pero pagka sa sakit, ang... Ang bigay lang yan, sir. Depende sa ano mo, sa pag-manage mo ng ano, rotation ng daily ano mo sa kanila. Sa rotation mo, basta once a week. Kasi natural yan. Sa akin kasi, sir, sa Monday, walang overdose. Ano, electrolytes sa umaga, sa hapon, plain water. Tapos Tuesday, antibacterial. Okay lang ba yun? Pwede naman. Tapos plain water ulit. Tapos Wednesday, probiotic, sabay ano ulit. Pwede ba yun? O maluluto yung ano? Kasi kung magpo-probiotic ka, ang probiotic, pinakamatagal na yung twice a week. Once a week nga lang kayo nagiging once. Once a week, pwede yun. Halimbawa, umaga, probiotic, tanghali, plain water, hapon, probiotic. Kinabukasan, pwede mong ibahin. Pwedeng vitamins sa tubig, basta every afternoon, plain water. Ganun nga, tas... Ako kasi, pag Saturday, Sunday, puro plain water. Saan din, sir? Saturday, Sunday. Ang sistema ko kasi pagdating sa tubig, pag-inom, Monday, probiotic. Tuesday, bacterial flushing ako, natural. Mm-hmm. Then, Wednesday, balik ako sa probiotic. Okay lang yun, sir, kahit sa mga nagsusubo? Walang problema. Wala. Walang problema. Pagdating ng Thursday, balik ako ng ano, ng multivitamins naman ako. Friday, probiotic ulit ako. Tatlo sa akin. Kasi pwede naman yun. 2 to 3 times. Yung bawang, sir, okay lang yun. Okay lang yun. Sa akin, Thursday, bawang eh, mag-apon. Yun nga lang, ang problema kasi, kung inahalo, dudurugin mo yung bawang, diba, sir? Iyan. Babas mo sa tubig. Tubig. Okay lang ba yun kahit tumagal? O, ano lang, one day process lang rin. One day process lang. Oh, yun. O, ganun lang. Tinapong ko sa'yo natira, eh. Kasi tubig, hindi naman siya suka, eh. Napapanis siya. Bisan nga na... Kasi yung wag Webes, baka masanay ibon mo na Webes eh. Mas maganda Tuesday or Wednesday. O sige, sasap ko na lang. Kasi pagdating sa karera, importante ang continuous recovery. Lalo kung Tuesday ang bacterial flushing mo, sanay ang ibon mo na nagbabacterial flushing siya ng Tuesday. Pagbalik ng Wednesday, Thursday, Friday, maganda na. Condition, ano na condition yun, recovery na. Na. Oh, recovery na. So, lahat na nang dapat ibigay mo para ma-recover. Lahat ng vitamins. Kasi kung Thursday o ay Saturday yung kung karga, Saturday o no? Ng kargahan, wala nang problema. Oh, ganun pala yun. Sige, kaya, sir, ayan. Babalita ko yun sa akin. Pagdating ng Friday, kasi may mga pagkamalayuan na Friday na ang kargahan, yung release Sunday. So, alanganin talaga yung alanganin akin, no? Thursday. Hindi niya na maano yung ano. Papalit ako mga Tuesday, no? Na, okay. Kasi, ang conditioning kasi, once na binigyan mo ng antibacteria, mapa-natural or synthetic, masisira ang conditioning ng ibon. Kailangan ang conditioning ng ibon tuloy-tuloy. Okay lang siya i-break mo ng isang araw sa loob ng isang linggo. Pero yung succeeding days, dapat continuous na. Hindi pa pwedeng... Fuminto. Kung ano yung natuluyan mo, ano mo na hanggang doon. Marami naman akong naturuan na rin na mag-ano kahit na hindi naman ako ganun kagaling. Eh nagpapaturo nga ako sa mga ganun eh. Masama mag-share eh. Kasi dati ang ala... Sinishare ko lang din base rin dun sa observation ko, base din sa turo sa akin ng mga ina-adapt ko. Hindi naman lahat kasi ina-adapt ko eh. Kung ano lang yung pasok sa budget ko, number one. Siyempre. Number two, yung kaya ko lang talaga sa oras ko. So number three, yung kaya kong i-apply. Pero yung iba kasi, marami silang tinuturo sa akin na more on synthetic talaga. Hindi ko ginagawa. Unang-una kasi, kahit tayo, tao eh. Kasi ako, trainer ako ng mga players na bata. Elementary hanggang secondary. Hindi ko masyadong binababad sa synthetic supplement ang mga bata. Bakit? Susunog kasi yung katawan. Naluluto. Kaya sa physical, na, ano lang. Ano na ang kalapate, number one ang tinatamaan sa kanila, kidney. Wala namang updo yun. Walang updo ang kalapati. Yan ang uri ng ibon na ibilad mo buong maghapon, hindi mamamatay. Ang manok, ibilad mo buong maghapon. Matay. Kasi pumuputok ang updo. Kaya wala pa. Kaya pala minsan parang gusto rin nila sa init. Talagang gusto nila. Kaya madalas ko nga rin binibilad yung mga inakain ko pag umaga. Iingani sila pero iingani lang. Ako yun lang hindi ko ginagawa. Yung nagbibilad ng mga ganito, nakikita ko sa post, hindi ko ginagawa. Nagbibilad ako ng... Kasi, kahit umaga lang sir, hindi. Yung pagputok ng araw, ganun. Sa akin kasi, kapag dahil nasa open, so yung hangin,
Once na yung hangin may dalang mga bacteria, oh, may yun dalang virus. Importante sa akin ang hinakay, hindi magkaroon ng sakit. Ganun importante sa akin, hanggang sa ibukod ko sila. Airborne to naman yung mga ano sa kanila, sa airborne. Sa maging flyer ko sila. Ayoko kung may sakit sila kasi pagka nagkaroon sila ng sakit, naisira yung hindi ano. Hindi na pwedeng gamit. Para sa akin, hindi na pwedeng gamitin breeder. Pwede mong gamitin flyer pero limitado na lang. Maglolo ko na sa paglipad. Ganun na mangyayari. Iba pa rin yung simula pagka-inakay hanggang ipanlaro mo, hindi siya nagkasakit. Ang kalit ng checkered na to, no? Sobrang liit ng ilong niya. Tas nanto ka, no? Ay, hindi. Ito. Ano yan? May kwento yan. Ano yan, sir? No, yun. Eh, no. Binigay siya sa bio-team ano, yun. Johnson yan. Johnson, no? Julius Johnson yan. May damage yan. Binulutong yung tuka. Ah, so na ano lang. Ayan, so, ang ginawa ko, dahil sabi ko yan, wala nang bibili niya, reject na yan. Ikonsyonado ko yung Victor Fabri niya. Victor Fabri nila. Ayun. 3K ang halaga. Tsaka yung John Arden, ito. Ayan. Ay, hindi. Bantam Victor. Yun, yung blue bar na yun. Katabi ng checker sa dulo. Magkano? 2K. 2K? So, sabi ko, bibiling ko ka, kuya. Reject na yan eh. Sabi ko sa kanila, sa market, reject na yan. Bibiling ko ka, kuya. Kaysa ipakain nyo sa lawi. Kasi sa kanila, pinapakain. Pagka nagkasakit, hindi ginagamot sa bio-pigeon. Pinapakain sa lawi, no? Kaya sa sawa. Laki ng sawa nila, malaki pa sa hita ko. Napakahaba. Sabi ko, bigay nyo lang sa akin ka ako yung bawasan nyo ako ng, bigay nyo ako ng discount sa Victor Fabre at saka sa John Arden. Binigay nila sa akin. So yun yung, kasi sa kanila, meron silang, yun natapatan ko yung pagka bumili ka ng tatlong ibon pataas, may GB kang isa. May isa pa. Ah, gig bird na. Oh. So sabi ko, hindi ko na i-acquire yun, yung gig bird nyo. Ah, hindi mo na inanawa. Kaso bigyan nyo lang ako ng discount doon. Kasi aanihin ko naman, kasi ang problema, pagka kung binigyan ka ng GB nila, sila mamimili. Hindi mo mapipili. Ah. So, wala rin pala, no? Kung gusto mo mamili, no? Siyempre, siyempre, alam na nila yun kung ano yung pang-give birds, eh. Ano yung reject doon. Yun, bibigay. Dito, apat dito, maliban sa Victor Fabri, saka sa John Arden, yung apat dyan, umiiyak pa. Yung kinuha mo siya. Umiiyak pa. May certificate silang ibibigay sa'yo. Kaya nga, yung ano. Yung apat. Iban? Iban? Kung ganun sa ano. Hindi ka pa nakapagpagpag. Sa mga exhibit ng ano. Pigeon, ilang hindi ko na atinanser eh. Sa YouTube. Kasi nagtatalent ako, nag-agent ako sa mga event. Kaso yung sa Kalapate, hindi ko na atinan. May nag-offer sa akin, 1-2 ang isang araw mo. Sa may ano, SMX. Madalas 3 days to 5 days. Oo, 3 days to 5 days kami. 3 days to 5 days. Ito mga ano ng event ng mga Mobile Legend, mga ano, MPBL. Nung ano. Nag-ano ako dyan, nag-agent ako dyan. Mga cosplay. Ayun lang din ko natin, ito, dati, kay Sir Mariano, dyan yung sa atin, sa Purok Dos. Ah, sa Dos. Mang Mariano. Ako nag-aalaga nung ano niya dati. Kasi madaming ano yun dati. Certification. Oh, yan, yung ganyan, certification na yun. Lahat ng kukunin mo rin, puro pure. Wala silang battle cross doon. Ang binibenta nila, puro pure. Pagka Vandenbroek's lang online. Wala siyang cross. Ay, wala siyang pass-cross, diba? Talagang doon, kung gusto mong makapagsimula talaga na sarili mong linyada na, hindi naman totally. Ito pala yung nasa gitna, ito yung ano nila, Sir Victor Fabri, no? Ah. Yan. Tapos yung ano ng singseng, nandito na. Andyan na, yung ring number. Team Genetics, no? Kay Nelson Chua, yung ano niya, no? Chua ba yan? Hindi, yan ang Taiwan Genetics yan eh. Yung kulay ko. Kasi sa kanila, ang color coding ng singseng, pag AU, kulay asul, from US. AU Jets. From US yun, yung foreign supplier nila, taga US. Pagka kulay orange, ang nakalagay, Taiwan Genetics, T Genetics, from Taiwan. Taiwan, pag so, yung Taiwan Genetics doon, hindi sila nangangarera. Parang kagaya lang din ng bio-pigeon dito sa Pilipinas. Oo, nagpo-produce lang sila. Kaya nagpo-produce lang sila roon ng mga genetics nila, sariling genetics nila, through, hindi naman totally battle cross ang ginagawa nila, puro pure din. So, sabihin na nating Julius Johnson, binangga naman dito sa isang klaseng Johnson. Oh, Johnson. So, pinagkukross nila yon. Parehas Johnson pa rin. Tapos, doon na lang kukuha ng mga panimula yung iba na ano. Pero pure pa rin sila, no? Pure pa rin. Puro pure pa rin.
Hindi panlaro yung ano nila, pang-breed lang muna, hindi pang-uha. Sila, hindi, panlaro yun, pero hindi sila naglalaro. Mm-hmm. Yung kumpanya na yun. Ano lang sila, nag-produce lang, sila. Producer lang ng mga producer ano. Producer lang sila. Ayan no, nakikita niyo yung certificate, Vandenbroek. Vandenbroek, no? Nung nagpunta ako dyan, kasama ko si Buboy and Gloria. Dalawa kami. Ah, si Sir ano yun, ano? Sa may crossing. Nag-ano rin siya, no? Nag-iibon. Ang kinuha niya naman, parehas na, ano, na Waterhouse Baker. Ang kinuha niya. Isang pares ako, kumuha ko anin. Pero ang plano ko dapat talaga, kukuha kami ron ng breeder. San kayo, sir, pumunta ka doon mismo? Doon mismo, sa Parañaque Sucat. Kami nagpunta. Dalawa kami. Saan? Umalis kami rito ng 5:30 a.m. Dumating kami, nasa Sucat kami, toll gate 7:30. Tapos, kumain muna kami. Ang bukas pala, 9 a.m. 8 a.m. Nandun na kami mismo sa Bayo Pigeon. So, tumambay muna kami ron. Daming tao? Maraming tao. Kasi, may, ano, pinagagawa kasi yung ano. Yung anim na palapag na twin building. Parang pigeon condominium. Mm-hmm. Ganun nga, no? Like, kala ko sa ibang bansa yung ganun. Mm-hmm. Inahit ako sa FB na ganun. Kala ko sa ibang bansa. Marami, yung pala dito pala. Maraming ibon doon. Doon nga, first time nga makakita yung pinupost sa Facebook na Upsider. Mm-hmm. Kalahati. Oo, oh, kalahati. Itin, blue bar. Makikita mo rin personal. Tapos yung mga ganto nila, no, yung wing ano nila. Mahal doon, no? Depende rin sa bloodline. Depende. Plan, mga pang of color. Depende sa klase. Of color ano na yun eh. Mas mahal ang of color sa kanila. No? Lalo mga rare. Target ko talagang kunin doon. Sir, ngayon lalo nausang of color. No? Yung ano, yung kanilang George Bushcurt. At saka yung African Black Eagle. Parehas mga blackbird yun. Ang problema lang, ubus ka agad ang stock nila ng YB. Mm-hmm. Kasi nabibili ka agad. Kasi yung, nga, nakikilala agad eh. Naman nila, 60K. Non? 60K, 40K, pinakamababa. Eh, ang dala kong pera ng 20. Si Buboy, hindi ko alam kung magkano sa lang pera. Eh, meron silang promo ron na 3 pairs for 10K, 3 pairs. Reader yun, ha? 3 pairs for 15K, may 20K, may 25K. Ang problema, hindi kakayanin ni Buboy, masyashort siya. Usapan kasi namin, dalawang pare sa akin, isang pare sa kanya. Eh, mag-short siya. Yung bird na lang tayo. Wow, anim. Ito kailan lang pala ito, no? Noong February 3 ko lang yan kinuha. Sir, hindi pa ito napalabas na lang. Diyan lang yan. Pinalabas ko na yun dito. Napalipad ko na nga yan. Isang beses eh. Eh, ang problema, iniisip ko, baka mawala kayo. Eh, uso yung naninirator dito nung kailan lang. Ay, sir, tirador talaga? Oo, nahuli ko nga yung naninirator. Ayun pa rin yung sa DC. Tama, yun. Yung ginawa ko, since hindi ko naman sila ilalaro, gagawin ko naman breeder, pinaba ko dito. Yan na lang sila. Dahil ang dami kong production ng South. Oo, yan. Ayan na, puro South. Ayan, eh. South. Yung South ni Sarah, yan. Ayan, nabawasan na nga yan dahil mga nakuha na yung iba. Tapos, ito, may mga ibababa pa. May mga ibubukod pa ako, may mga isasampa pa ako dyan. Ilang pares pa yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos, ito. Oo, ito, isasampa ko pa ito. So, yung third patch ko, limang pare. Third patch na yun eh. Ito, limang pare siya. So, 10 pa yan. Plus yung 1 pa rito. 11 pa yung isasampa ko sa taas. Ang dami niyan. Kaya nga magiging crowded yan. Hindi ko nga alam kung nag-iisip nga ako rito eh. Extend ko to. Plano kong butasin to. May ano naman sila sir eh, no? Kahit crowded sila, may ano naman ang hangin nila eh. Okay naman. Importante kasi yung... Siguro inaangat naman ni Siren pag ano, mahapon na yung ano, no? Alin, itong... Yung... Basta hindi na ako... Ay, hindi mo na inaangat. Inaangat yan. Pag sobrang open, pangit. Kasi noong una, sobrang open yan, nagugulat ako, nagkakaroon ng sipon yung ito. Lalamig na. Yung... Ang init, biglang mahapon. Tapos lamig na. Nagkakasakit yung ito. Sakit din, inano ko na eh. Hinarangan ko ng ano. So, ang ginawa ko, para kontrolado lang yung hangin na pumapasok. Kasi extended yung taas na yun hanggang dito eh. So may papasok ko dyan, tagusan, lalabas ko. Tsaka hindi masyadong malakas yung hangin. Hindi papasok. Hindi rin ganun ka, ano, kadelikado. Lalo pagka... Ulan. Pagka maambon o rumuulan. Hindi sila na... Yun nga lang, tsaga-tsaga sa linis. Everyday linis ako. Nasira sakto na, nga eh, buti kanal yung ano nyo dito, maganda. Pero diretso lang tubig pag ano. Nung una, lagi akong nagkakapulong ng ibon. Kasi may lamok. Ha?
Diyan na lang sa tindahan. Pero simula nung lagi ko nililinis na yun. Hindi malinis yan. Parang wala na nga masyadong mga lamok. Tapos yung hipag ko may tanim na tanglag. Ayun yung... Pantaboy ba yun, sir? Pantaboy. Oo, tsaka oregano. Pantaboy. Tsaka yun, sir, totoo ba yun? Sibuyas? Sibuyas, totoo yun. Yung bibitinan mo. Ako, hindi na ako nagbibitinan kasi may oregano. Kaya pala si Emmanuel may ganun, no? Oh, hindi. May ganun talaga. Sa akin din eh, yung may bulutong ko nun. Nininiwalay niya ko siya, tapos. Sa amin na, wala ka nililinis ko. Talagang... Importante linis araw-araw. Buti nga may tanong sa oregano. Pag-iising ko ng umaga, linis ka agad ako. Ano yun, sir? Pag sakaling, kunwari, di ba, picture kayo. Anak ko. Ah, tinuruan mo na rin siya. Yung anak ko lalaki. Ngayon, pagka hindi ko sila nalilinis ng umaga. Maganda pa naman yun, sir, no? Yung parehas na gusto nyo mag-ama. Tandem kayo, no? Kumbaga, lalo ko yung pagbubuklo. Ito banding namin, eh, pag may gano'n. Oo, gano'n. Sawa ko. Tutuwa siya, no? Mag-aabang. Pag lalo pag nag-aabang, matutuwa. Itatanggal mo na yung mga sticker dito. May mga marka pa yan pagkakadikit. Punong-puno na to. Itong pader na to. Punong-puno na yan. Pati ito, punong-puno na to. Punong-puno na yan. Kasi pagkadikus-kus, dito ko dinidikit. Dahil makinis. Madaling makus-kus. Tsaka natatanggal talaga lahat. Inalis ko pa nga yung malaki kong, ano yun. Malaki kong mapa. Laki yan. Malaki yan. Kasi dinikit ko to eh. Hindi ako kasi nakakabit yung mapa ko. Ngayon, ginawa ko nga to. Kaya nakita ko, sabi ko. Ganda rin titingin ka sa mapa ko. Saan mo ibaba to? Tapos ito pala yung ano. Oo. Hanggang yun, sukati mo yung ratio ng... Sir, ano ba ang ano yan? Ang basya nila, ang kilometers sa baba o sa taas? Pag nagre-race. Ano ang kilometers? Di ba yun? Kanari, mula dito hanggang kanari. Diyan, ganun. Ang taana, ganun. Anong, ano nun? Ilang... Pero ano? Pero coordinates mo. Oh, yung... Pabasa yun sa sukat mo. Sukat mo. Ah, ganun. Eto, kagaya niya, sinukatan ko siya. Mm-hmm. So, yung distance niya, tsaka distance ko magkaiba. Mm-hmm. Oo, oh, iba. Iba yung magiging ano, pag nag-clap. Parang competition nun. Parang kayo nang pinag-releasean, nauna siya. Ay, hindi, nauna ka, tapos naka-uwi din ka niya. Depende sa clap. Depende sa paglaking. Depende sa speed, sa oras. Oo, sa oras. Limbawa, siya, doon siya sa Purok Dos. Ako dito. Pwedeng sabihin natin dalawang segundo lang ang diferensya. Kailangan lumipat. Pero kukumputin pa rin yan, sir, di ba? Kung sino yung mas ano, ayun yung ano siguro. Ang Kalookan, yung malaria, hanggang dito, anim na minuto ang diferensya. Sa atin? Anim na minuto. Kasi marami na ako nakalaman. Kung sino ba mas malapit papuntang para south? Magre-reduce yun ng oras, sir? Para sa kanila? Magre-reduce ng oras kasi first drop sila. Oo. Pero, hindi ibig sabihin na panalo na sila. Ganon. Hindi ibig sabihin. Kasi, kung ang cut-off time ko, o kaya ang first drop ng ibong ko, alas 8, sila naman, 7:54. Oh, 6 minutes yung ano nun. 6 minutes ang pagitan. So, pagka bumaba, dumating ibon nila ng 7:54, dumating ang ibong ko ng 7:57, talo ko pa rin sila. Panalo ka. Panalo ko. Kasi, lamang ka ng 5 ano eh. Oo, para matalo nila ako, lalagpas sila ng 6 minutes more than 6:01. Ganun. Yung 6 minutes and 1 second. Talo na nila ako. Ganun pala yung ano. Parang patas pa rin. Meron pa rin ano. Pero merong iba na mi-misinterpret yung tinatawag na partida. Yung plus. Kagaya nga nun, nagpaliwanag na ako dati nun eh. Sa dating GC. Dating club eh. Tinalo ko sila. Bakit daw nanalo ko? First drop ako. North ang laro namin. Nag-first ako sa pooling. Tapos, ano pa ako, lap winner pa ako sa first lap ng Dev Grace. Sabi ko, ba't hindi ko kayo tatalunin? Sir, may partida kami, plus 6 minutes kami. Kako hindi plus, mali ang interpretasyon nyo. Kung ang cut-off ko, alas 8, kayo ang cut-off nyo, 8:06. Oo, yun, ganun. Sabi ko sa kanilang ganun. Yun ang sinatawag na partida, yung plus, may plus 6 minutes. Kasi depende kayo sa drop-off, oo, kung saan nakatungo yung ano. Pero hindi sabihin, dumating ibong ko, alas 8, dumating ibon nyo ng 8:07, magpa-plus 6 kayo sa akin, tatalunin nyo ako talaga. Hindi ka ako ganun yun. Huli na sila ng isang minuto nun, sir. Hindi, kung nag-drop sila ng ano, 4:15, no? Tapos dumating sa dito mga 8, yun. Panalo na sila doon. Kasi more than 10 minutes na yun, eh. Ganun na yung ano. Kaya sabi ko sa kanila, kung mali ka ako, interpretasyon ninyo. Sino mga ako nagpapaliwanag sa inyo ng ganyan? Mali. Yung sa ano natin, no? May plus-plus pa sila kunwari. Sa club kasi, pag sa club ka lumaro, wala na yung
party-partidang plus-plus-plus. Mm-hmm. Plus, wala. Nakasukat na. Nakasukat na yun. Nakasukat na. Tsaka isa lang formula. Ang formula kasi niyan, distance divided by total number of minutes na nilipad ng ibon mo. Ang lalabas doon, mumultiply mo naman ngayon sa 0.1000. Meron nga pag... Kumbaga sir, wala talagang lugi, nag, no? Ano sir, no? Meron, kunyari, kasi pangatlo ka nag-clock, tapos siya panlima. Pero kukumputin pa rin yun, no? Pwede ka pang, yung panlima, pwede bang mas mauna kasi, pa sa'yo? Kasi, minsan kunwari, mauna ka kasi nga, mas malapit yung numero no? Isan. May kalaban kami, taga Marikina pa. Ilan silang taga Marikina. Sabi nila, sir, champion ka na. Ako, hindi pa. Hindi pa ka ako yan. Meron pa taga Marikina. Ilang minuto ka ako ang partida na, ang, yung partidang word. Ilang ka ako, pagitan ka ako. Ang diferensya ka ako ng ano nila. Pagka Marikina, alam ko, pag Marikina ka ako, 15 minutes. Ang laki, no? Sa kanila. Dumating, halimbawa, kahit dumating ibon ko ng alas 8, eh dumating ibon nila ng 11, ng 8:14, talo pa rin ako. Habi sa kanilang gano'n. Kasi first drop ako eh. Hmm. Ang advantage lang... Saan ba ang first drop natin pag mid-norte tayo, norte? Pagka norte... First drop tayo? Hindi. Talo tayo nung mga ka-member natin doon sa Plaridel. Oh, yun. Ayun ang mga first drop. Alos kasi drop, malapit doon eh. Kumbaga, kahit mauna sa kanila, hindi pa rin sila sure. Pag norte kasi, NE yung simula, diba? Nasa, sa south, sa south advantage tayo. Tayo. First drop tayo. Para sa kanila. Ganun pala labanan eh, no? Kasi paangat tayo. Yun, paano kayo nagkakaano? Ang advantage kasi ng first drop, sabihin man natin na ano, na malakas pa yung ibon, nandyan na. Pagka sa Marikina mo uwi ibon mo, pagtapat dito ng ibon ng taga Marikina, malakas pa. Pero pagdating ng Fairview, nangihina na. Oo. So bumabagal na. Diba? So yun lang ang advantage ng first draft. Yung iba kasi iba interpretasyon nila. Akala nila, ako hindi ganun ka. Kino-compute. Depende pa rin. Depende pa rin yun sa distance. Dapat makuha mo yung saktong oras mo kaya mas ma-agas. So, ang ginagawa, kinocross yan. Para ngayon, yung long distance bird, makapag-produce kayo ng long distance bird na may speed. So, ganun yung sistema ng crossing, pagpo-cross. Ganun ang nangyayari, ganun ang ginagawa. Parang yun yung science eh. Ganun. Yun yung science niya. Kukombine-combine mo lang sila. Oo. Tapos nandaran, magpo-produce mo, ano, meron ka ng speed. Pero it doesn't mean na porke kagaya nito mga galing biofeed. Pag parehas ano sir, speed bird, okay lang rin yan. Okay lang yun. Mas maigi rin siguro pero mga ganun. Pero pag parehas speed bird, tapos parehas middle distance, huwag kang umasa na lulululubo. Mm-hmm. Nasa ano mo rin kasi kung anong kategory lalaro, iaano mo na yun, di ba? Walang kategory doon. Pag sumali ka na sa club, meron silang pooling. Spring race, pwede mo salihan. Spring race. Pwede mo salihan ng Apollo race, ang Pan race. Pero pagdating sa Derby race, yun na yung mamalagos. Yun na yung long distance. Yeah, yun sinasabi na ano. Andun talaga yung main ano, parang yun doon talaga yung pat, yung patibay na talaga ng ibon. Ang sarap nun siya pag nagkakabang ka, no? Yun talaga ang pang main event. Wala mo kung tapos na tumalik. Ayan, narinig ko yung... Ito, kulungan ko ng aso to. May labrador ako. Ito yung first flyer look ko. Sinutas ko rito. Lagyan ko ng trapdoor. Gumawa ako nito. Nagawa ko lang. Lusog ko na to. Ito naman, kulungan dati ng anak ko. Bukura ng mga sisig. Inangat mo na lang. Inangat ko na lang. Pero atas katagalan, Rainer siya. Ito yan. May nagtsatsaga lang ko. Pwede pa naman. Nakakuha sa tsaga. Bakal naman yata sir, no? Hindi ba? Ay, kahoy. Siya, pero steelmatic. Steelmatic ang kahoy. Makikita niya, no? Napakagandang ibon to. Buti hindi ka na nanakawan dito, no? Sir, kasi tabi ka lang ng ano. Hindi naman. Medyo nire-respeto kasi naman tayo. Na-conforme sa pakisama mo na. Ano sana? Tsaka yung mga bata rito talagang pagka ano... Bawa, may mga ibon ako rito kung walang nagki-claim. Binibigyan ko. Binibigyan ko. Yung pinopost ko sa Facebook ko kanina to. O kaya sa GC, kanina to. Walang kumukuha. Nakabansan meron yun. Pakawalan ko. Kinabukasan makikita ko, andyan na naman. Pakawalan ko, andyan na naman. Binibigay ko na.
Kasi isa yan sa natutunan ko, turo sa akin ng utol ko. Huwag kang gagamit ng ibon. Na hindi mo alam linyada. Hindi mo alam linyada. Para maiwasan mo yung tapsoy. Tapsoy yan. Lalo pag magkap sa breeding. Peste-peste yung ano eh. Kasi mas maganda na sa rin talagang alam mo yung pinagbulan niya. Na ano ko nga rin ngayon may mga genetics din sa mga ganito. No? Sa hamster din kasi ako dati, sir. Kasi mga ganun din, nag-ano ko sa hamster. Tatlong taon. Sa Siberia naman ang alaga ko, nag-breed ako ng dati. Sa yung ano, Syrian. Ayoko nang may kuto. Lalo na katabi, bahay. Oo. Sir, ano mong mabisa sa pantanggal talaga ng kuto, sir? Ako kasi once a month ang gamit ko. Nung una, wash out. Wala, sir eh. Parang ano eh, wala. Ang ibong pa lang ako sa hapdi na rito. Maano, sir, no? Ang ngayon, ang gamit ko, zero mic. Effective. Yung dilaw? Pati sir, yung ganun din sa akin, sir. Yung parang langaw. Lahat. Oo, pag nilapag mo sila doon, lalabasan yung langaw. Lulutang yung parang langaw. Kaya malilinis na. Ayun nga, as ano siya, sir? Ayun, nalipad yun, di ba? Hindi, pag nilublob mo yun doon, ano mo na. Kaya mo siya malunod doon. Siguro doon yung magbasa lahat. Bukang may mga pakpak. Ako, kinakalikot ko yung singit. Yung mga buntot, ginagamit. Kasi nasiksik sila din, sir. Masiksik talaga yung ano. Ang mixture ko lang naman yung 3/4 na timba, isang sachet nun. Tapos lahat na yan. Lahat yan, sir. Lahat yan. Oo, pwede naman. Lahat yan. Ito, iyaano ko lang doon. Ito yung pambilad mo yung ano. Yung biladang ko ng mga breeder na hindi ko naman, hindi pwedeng lumipad. Yun, kasi nga bawal, oh. Pero yung mga flyer ko dito, inahagis ko lang dyan sa bubong, tapos ko paliguan, bahala na sila. Yung mga breeder ko dito, yan sila lahat. Paligo nyo, sir, umaga rin, maaga lang rin. Umaga, oo. Kasi pre, after magpatuyo na to, magliliparan yan eh. Ano, basta after ko magpakain. Pero tatandaan nyo, pag kayo magpapaligo, magpo-force bat kayo, konting-konti lang ibibigay yung pato. Kasi pagdating ng hapon, pag pinakain nyo yung ibon nyo, halos hindi kakain. Pagka binigyan mo ng tama ng sukat nyo, hindi nakakain pagdating ng hapon. Matagal makatunaw ang kalapate once na sila ay nabasa at nagpatuyo. Matagal silang matunawan. Halos hindi na sila kakain. Ang hanapin lang nila tubig. Kaya ganun pala yan. Obserbahan ko na yun. Kaya ako pagka magpapaligo, bibigyan ko lang ng konti lang. Para bang pamimeryendahin ko lang. Tapos paliliguan ko na. Pagdating ng hapon, kumakain sila. Kasi gutom eh. Konti lang ang kinain nila. Hanggat maaari. Para sa akin lang ha, hanggat maaari. Ayoko malika, tinitrain ko nang pumasok yung ibon sa loob. Oo, doon ako nahihirapan. Oo, sir, ganun din. Palilipa rin ko muna. Pagkalipad nila, tatawagin ko. Pagka pumasok na, habang kunwari, lalagay ko na yung patukakan, papakainin ko na, papasok sila. Sa umpisa, medyo mahirap pa eh. Mahirap pa sila, sanay eh. Lalo pag mga young bird. Sanay na sila, ang pampasanay kasi dyan yung magutom sila eh. Ganun nga, sir, no? Ang gutom, pananabi. Kaya pagdating ng hapon, pag nagpalipad ako, tapos bumaba, tinawag ko sila parang pakain, may halugan ako dyan. Yun yung signal na kakain. Papakainin na sila. Bababa dyan, pagka nila pagpipatukaan, nagbigay ako ng isang ganito. Narinig nila yung ingay. Nagkukumarot na yan, nag-uunahan na yan sa butas. Hanggang sa masanay na sila. Kapag naging ganun na yung routine nila, medyo maganda-ganda na yung panimula mo para sa trainer. Kasi pag clocking, gutom na gutom yun, di ba sir, no? Every second count. Pagdating sa karera. Maano, no? Importante yung segundo. Kami nga ni Utol, nagkatalo kami sa pooling. Ano lang, 0.2 megaseconds, tinalo ko siya. Pero sabay dumating ibon namin. Oo, unang pero pumasok ibon niya. Sumunod yung akin. Yun nga lang, yung cellphone ko nakaabang na, nakadrop lang. Yung clock, space. Tapos yung number na lang iyaano mo. Club, yung initial ng club. Isisingit mo na lang din yung tatype ko na lang yung number. Si kuya, nagtatype pa. Club, space, pangalan ng club, tapos yung initial ng club, tapos yung naka-ready na, no? Tapos siya tinalo. Ganyan yung sistema, no? Oh. Ano rin talaga, kailangan abang yung... Kumbaga, cellphone mo, ready na. Pagdating kasi sa karera, pagdating ng ibon mo, every second counts. Importante. Bawat patak ng segundo. Kasi hindi mo alam ang kalaban mo. Pwedeng magkatalo kayo. Gaya nga sa amin, 0.2. Megaseconds lang. Megaseconds yun, ha? Megaseconds lang, 0.2. Gano'ng kabilis yun? Ganun.
Parang isang ano lang wala rin yun. Wala pang isang kurap niya pa nga eh. Wala pang kurap. Wala ating kurap na. Ganun kabilis yun. Kumbaga, kunwari, ang premier ng first. Sabi ko nga sa kanya eh, natapat lang yung malakas signal ko. Sakto rin po yung hangin dito, no? Tapos dun tatago sa ano. Dito ako tumatambay madalas, lalo pag tanghali. Sa umaga lang ngayon, kasi dahil walang ano, yung ban, yung ano ng init. Matamaan dito lagi. Naalis kasi yung kapto na. Kaya sa inyo, mahangin, no? Mahangin dito eh. Mas gusto ko rito tumambay kasi sa loob ng bahay. Nakakalibang rin kasi tignan mo yung mga ibon mo eh. Sa loob ng bahay eh. Sorry, pag hapon magpapakain na ako. Tambay ako nga alas 5 pag taas ko pakain. Galing ako sa trabaho. Ay, kaya. Dilipin mo pa ng gabi. Yan, ganyan lang ako. Yan, kagaya ngayon. Anong oras na ba magpapakain? Pero dito may pawawala akong dalawa pa rito. Para. Yan natin, papakulan ni sir yung ano niya. Silipin natin yung mga pliers niyang... Kaya ako dalawang puwang mataas. YB. Ayan. Kaya sa labas. Abangan natin. Ganda nang. Ito, ito lang sir. Open mo lang to. Oo. Releasing torque. Ayan. Ayan. Pwede. So mainit. Ayan. Pwede kayo sa dilip. Hindi. Dito okay lang dito sir. Ayan. Titignan natin. Papakawalan ni sir yung mga pliers niya. Ayan. Ayan. Dito sa ano. Ganito lang sa ano. Ayan. No. Tagal. Naiinit kasi sir, maiinit. Kaya ano. Sala sa init, sala sa... Buti naroon din sa akin, ayaw niya pag ganyan. O dapo lang sa akin niya sa puno-puno. Hindi naman lahat pa yun, lilipad. Mapaisa-isa liparan niya. Yan na, yan na. O dapo lang yan. May kuryente na. Ha? Ganda nung ano mo sir, yung ganyan nung ano mo. Ayan, tutungtong pa muna sila, no? Wala po eh, bago lang kami dito. Sir, may ano daw ba? Bigyo? Bigyo? Arong mera? Ano pa? Dito raw siya sa balot eh. Hala, nagbilad na. Ay no, tignan mo yung kaya no, sa ano niya. Bago lang po, baka din yan, tagad din sa takas. Wala pong... Ano yung sir, isasampan mo lang dun sa ano? Galing magaganda rin no. Ito mo no, paano di ka mainitan? Yan, yan. Testing natin kung ano. Alam, gusto ko rin magkaroon lalo ng mga off-color. Ganda nung ito mo, sir, oh, yung white light mo na ano. Ganda nung white light mo na to, sir, yung ano, yung blue ang sing-sing. Ayan, no, nakita niyo yung... Ano, lumipad niyo? Ayan. Sana all. Ilan na lumipad, siyempre? Wala eh, alas. Dahat ba yun? Sa akin, ano eh. Si ilan lang 20, rin? Sa akin, 20. Ay, sir, dami. Ayan na, nag... Buti sa'yo, mga 20. Sa akin, wala pa. Kasi bago pa lang yung ano, mga YB ko. Maganda ka ano. Ayan ako dyan, RC. RC, meron. Ah, iba pala yung ano niya. Tapos iba rin yung ano ni sir. Yung... Ayan, kita nyo guys. No? Ay! Papalipad ako ng tanghali pagka ano na, pagka may karera. Para yung sanay yung sa init si yung ano. Sir, parang nakikita ko nang papalipad dyan sir. Si Gloria, pag tanghali. Asya. Ayaw ko kanya yun. Ang dami din sir eh. Ayaw nga, ayaw. Sige natin yung ano siya. Meron pang mga young birds sa loob. Tinali rin ng net dito. Ay, ganun pala pag ibang club, old bird category siya. Oo. Ngayon tumilong tayo. Ayun, nabuboba na agad. Baba na yung lumipad ba? Ito pala yun. Katuwa pa naman ng ibon pag pinapalipad mo. Yung pure white na yan, inbreed yan. Ang magulang yan, maghama. Paano,
Ah, yun pala sir ang inbreed. Pares checker. Parang filter mo lang na. Saan kasi sir, nagganon ako sir, lumiit. Binabalik ko. For ano, for material purposes. Saan sir, ganon lumiit sir? Di naman. Hindi. Ayun na, nangyilibara na sila. Kasi, ayun. Baka mali lang yung ano yan. Sa akin. Dalawa yan. Swerte yung nung nagpasok. Buti hindi kayo nagkakaano ng kuya mo pag ano, no? Yung sayo na pupunta sa kanya. Ah, wala namang problema ron. Kasi, ako madalas magpalabas ako pagka naka, hanggat maaari eh, walang ibon siya. Hindi kayo nagsasabay. Ngayon, pag sanay na yung ibon ko, kahit na magkasabay kami, yung ibon namin, alam nila kung saan sila dapat. Siwalay na sila, no? Galing. Marami rin kalapatin. Ilan? Marami yun. Kung ako, yung total ko dyan sa ibong ko, nasa almost 70 pieces. Mm. Yung kay Utol, nasa kulang 100 yun. So, nagkocontrol pa kami nyan. Kasi ako, nagkocontrol pa ako nyan. Gawa ng ano, yung budget. Ngayon, dumapo na sa ano, yung isa. Parang pampalakas din nila yun, sir, no? Tanghali. Mm-hmm. Ayan, nabababa na yun. Hindi, tsaka ano ang kainaman kasi nyo, ng ganyan. Lalo sa mga young bird, mas madali ang marking nila. Kasi tamad nga mag... Sa una lang mahirap turuan ng ano eh, pero pag nakatungtong na agad dyan, nakababa na ng ano, kasi, alam na nila eh. Tsaka mga young bird nga, gaya nga sabi sa inyo, pag tanghali, tamad, lumipad ang kalapati. Mm. Ang young bird, hindi masyadong naglilipad, kaya medyo malayo sa overfly. Ako kaya lang naman ako nawawalan kapag ka may natatapat ang may nagparonda na papasabay, natatangay. Hindi ko na alam ngayon kung saan na. Noong una nagpa-plucking ako. Pagkawalay ng ibong ko, nilagay ko na dyan tapos na siya mag-viewing. Gugupitan ko ng tigatlong primary feathers yun. After 1 week, bubunutin ko. Bakit sir? Para hindi mag-overfly. Kasi hirap lumipad yun eh. Nakakapitik-pitik lang yun. Para abang tumutubo. Oo, dapo-dapo lang na siya. Abang tumutubo siya, nakakapag-marking siya ng matagal. Mm-hmm. Pag lumipad siya, yun, hindi na malaki. 100, kumbaga 90% walang mag-over. Hindi ko pinasasabay yung mga young bird. Ang pinakamaagang pakawala ko sa mga young bird ko talaga, alas 10, pataas. Mm-hmm. Kasi doon, makikita, yan, kagaya niya, kita. Ngayon, nahihirapan siya bumabaw. kita mo yung mga young bird. Hindi halos lahat maglilipad. Ay, yung dalawa niya. Sir, ano yung ano? Yung sabi mo 1 hour. Hindi pa force play yun? Hindi. Kusa, no, kusa lang yun. Depende sa ibon mo pa rin na. Nagpo-force play ako, tanghali. Sa akin kasi sir, ano? Parang pinakamatagal na nila, kalahati. Okay lang yun. Okay lang din yun. Walang problema rin. Hindi, kumbaga, di ba, no, sa karera na, wala, lugi na agad sila, sir, no? Hindi naman, kasi yung lili pa rin niya yung ano eh. Kasi may training naman eh, training naman kasi natin. May time na 3 times a week or twice a week. Mm-hmm. So, okay lang din yung kahit 30 minutes, magandang oras na rin yun. Ayan, sa rondahan, maganda na rin yun, magandang oras na rin yun. Yun nga lang. Ako naman kasi yung mga ibong ko, kusa kasi nilang lipad yun. Ayun, maganda. Nahayaan ko lang ito. Ayan. Ayan, kayo nila yan. Ano ito? Diyan din yun kasama. Ah, kasama yung isang ibong ko. Blue bar? Ayun ba yan yung tumapo? Yung malaking ibon. Ano yan? Lahat yan, sir? Pakisa niya, sir? Lahat yan. Ayan o, yung young bird niya dyan na derecho. Yan maganda pag ganyan dyan na. Ayan o. Nasasana. Yan. Basta dyan bumabag. Ayan nga, sana. Sa akin kasi yan. Ano eh. Sa bulak pa sir, yung layo. Magkakasama yan, basta dyan bumabag. Mga pang south ko yan. Ganun nga rin gagawin ko. Pero yung iba ko dyan bumababa, pero bumabalik din agad dyan. Ito pag nadulas sila, no choice eh. Kasi nadudulas dun sa taas eh. Ayan o, yung ayan o. Mga ano ni Sema. Lumipad na naman yung blue bar. Ang kasunod na, basta ako madalas morning, hapon. Pero pagka, ano na, pagka 2 weeks ng, 2 weeks before derby race, first lap ng derby race, po force flight na ako tanghali. Yung ano mo sir, yung mga young bird mo, ilang buwan mo tapos, di ba? Sabi 2 months pupurgahin, 2 months. Sa akin kasi pagkawalay, purga na. Purga na. Sir, 1 month mahigit lang? Pagkawalay ko. Anong pagpurga mo sir? Nagwawalay ako ng ibon, 25 day old to 30 day old. Na ibon.
Wawalay ganyan. Kahit hindi pa nag-aano yung mata nila? Kahit na malabo pa mata. Pero hindi ibig sabihin antimano pag bukod, purga agad. 5 days muna sila. Ay, iyanong muna 5 days. 5 days muna sila sa rearing loop. Yung kagaya nung bukudan ko doon ng dalawang young bird ko. Yun kasi yung pinaka-rearing cage ko eh. Na doon ko binubukod yung dalawang, yung mga bago kong walay. Sasanayin ko muna silang lumakas kumain. Pinakamatagal na 1 week, doon sila sa loob. Pero madalas 5 days lang. Hanggat maaari 5 days lang. Tapos purga tapos na. Tapos noon, purga, pupurgahin ko na bago ko ilagay sa pliers loop. Ano pang purga nyo sir? Bermix lang sa Bermix. Bermix. Pagka bilang lang. Pag malaking sab, di ba? Oo, kalahati. Ah, sa isang kalapate kalahati? Kalahati lang. 5 minutes before ko pakainin. Ah, kahit pakainin mo siya, okay lang. Oo, wala namang fasting yun eh. Oh, 5 minutes before, subuan ko nun. Tapos saka ako pakakainin. After 5 minutes, pakakainin mo. Pag nakita kong may mga ibon akong sumusuka, may mga madalas hindi. Okay lang yun yung sumusuka, normal lang. Ay, kasama nyo. Pero pag marami... After nagpurga, sir, ano ba next ano nyo pag ano naman? Vitamins. May hinahalo ko sa tubig. Tubig na tapos yung ano nila. Minsan naman, pagkakagaya nun, individual lang. Pinurga ko, bibigyan ko ng calcium tsaka multivitamin. Pati okay. Yung kina-calcium nyo pa yung mga yan? Mga YB nyong pliers? Ayan, hindi na. Hindi na. Hindi na. Patukan na lang sila. Na. Pasok na sila ron sa sistema ng patubig ko. Sa everyday na binibigay ko. Doon na sila pumapasok. Yung mga sinusubukan lang hanggang sa ipukod ko, hanggang nandun sila sa rearing cage ko, sinusubukan ko pa yun. Hanggang doon. Pero once na nilagay ko na sa pliers stop ko, na. Stop na yung subo doon. Bahala na sila mag-develop ng magpalakas ng sarili nila. Basta't ang supplement nila nasa tubig na lang. Doon na sila kukuha ng ano? Doon na lang sila. Yan ang plier ko. Pagka lahat yan yung nagsabay-sabay na, meron pa ako dyan 11 na isasampa dyan sa taas. Ano na yan? 14. Plus 16. 30 na yan. Yung pliers ko. Meron pa yung parating na 11. Na isasampa ko. Saan ba kayo kasi nagkakarga dito rin? Ayan, dyan sa akin. Loading station ako. Nakita mo yung nasa gilid na yun, nakatagilid na malaking cage. Yun yung sinasampa sa truck. Oo nga, yung matigas na mating. Nakapag-ano ka na ba dati? Hindi, nagkakarga ako dati sa emergency. Sa KWPC? Oo. Doon ako nagsasabi. Yan, ganyan ang ibong ko. Hindi, yung lalo yung mga ibong ko sa baba, hindi mo pinakamatagal na 30 minutes. Tatambay yan. Pero papasok din kagad yan. Kasi once na nasanay sila sa sistema mo na pag nagpakain ka, papasok sila. Ganun na lagi nakatatak sa isip nila. Ayun nga sir, doon ako hirap talaga eh. Mag-uwi mo. Magsimula ka ulit sa YB, no? Pag mga ganun sir, no? Hindi, kahit naman sa old bird mo. Basta sa old bird, pwede naman. Bilang, may bilang lang na mapasok yun. Tapos, diba, tambay na. Kaya pag minsan, kahit yun sa street race, try. Sa akin, okay lang ang tumambay yung mga young bird. Yung mga bago. Kasi, hinayaan ko sila mag-marking. Okay lang sa akin yan, tumambay sila. Ang ayoko lang, yung flyer ko na siya, tambay pa. Tapos tatambay. Doon ako naiinis. Ang parusa ko sa kanila, pag nagpakain ako, wala sila sa loob. Bukas na sila kakain. Nasa labas sila. Para matandaan din nila. Nasa labas sila. Kasi may double lock ako sa trapdoor ko. May pangalawang pintuan ako na pinansasara. Ang gagawin nila dyan, paikot-ikot sila doon sa may tapat ng trapdoor. Hanggang doon lang sila, hinahayaan ko. Ngayon, kinabukasan, pag nagpalipad ako, nasabay sila. Pag nagpakain ako, sila pa unang-una. Sigutom na. Alam, kumbaga tatatak sa isip nila, nako, magugutom pagka naulit ko pa to, magugutom na naman. Ganun nga yung sa iba kong nakikita. Ayun din parusa nila eh. Ganun, mostly kasi naman kasi ako, inadapt ko lang din naman yun eh. Sa mga nagtuturo eh. Inadapt ko lang din. Tapos sarili ka na ng ano, no? Observa mo lang sila kung anong nangyari. Ayun na yung magiging ano mo. Parang sinintihin mo siya, pagpapakainin mo pa siya ng ganun. Sabi nga nila, wag niyong bibihin. Wag niyong hayaan na kayo ang susunod sa kalaban. Hayaan niyo ang ibon ang sumunod sa inyo. Ganun 'yun. Kasi ako dati ganyan, pag huli, meron pa nga akong ibon dati diyan eh. Yung ibon ko na namatay lang, yung isang ibon ko nung nag-champion ko sa SPL. Pag gumanyan ako, galing sa liparan, pagbaba niya diyan sa bubong, diretso na sa akin.
Pag-uman yan ako kasi kakain siya. Alam niya. Kasi simula nung... Bata. Simula nung bata pa siya, umiiyak pa siya. Gina. Nasanay ko na siyang patukain sa kamay. Pinapatong ko rito. Problema ko lang nun, puro sugat yung gano'n. Yung sakit. Talas pa naman yung ano. Asa na yung sero rani doon? Namatay yun eh. Nagkaroon ng ano eh, para mixo eh. But, sa paliling. Wala na ba talaga ano yun, sir? Walang gamot yun eh. Pero yung sarili kong mixture, yung isa kong blue bar dyan, nabaliling na. Yun lang ang ginamit ko. Pero nung nakita bago ngayon ah. Yung bombit nun. Ano kaya yun? Effective kaya yun, yung bago ngayon, yung sa baliling. Di ba nasa napos din sa ano natin yun? Ewan ko lang. Pero pwede subukan. Para mixo. Pero nasa alaga mo nun pag wala yun. Ako yun lang gamit ko yun. Ano ba nagiging ano yun, sir? Bakit nagkakaroon ng ganun? Sa ano? Virus, sa hangin. Hindi ba sipon yun, sir? Hindi. Sa utak kasi ang kasi tama sir, nun eh. Sa akin sir, meron akong ganun. Yung mga nerve sa utak ng ibon. Kaya ako bakit nawawalan sila ng control sa paglipad. Nawawalan ng control sa... Sa akin kasi hindi pa malala nun, hiniwalay ko siya. Mga isang buwan din may git hiniwalay ko. Ang salmonella at saka paramyxo sa umpisa parehas ang sintomas. Ang salmonella nababaliling din. Oh yun nga sir, ganun lang. Pero pagka nagamot mo, gumagaling, nawawala ang pagkabaliling. Ang salmonella kahit anong klaseng gamot ang ibigay mo. Talagang baliling siya. Kaya nga ang solution dyan, kal. Oo, makatay. Katay, para hindi makaawa. Ganun lagi ang sagit. Tatanggalin mo na lang. Kasi may carrier na siya ng ano. Carrier siya talaga. Hindi, ang salmonella nakakahawa, pero bilang lang ang mahahawa niya. Ang paramyxo, hanggat may... Ano rin, pag naawa yun sa pagkain lang rin nila, sa tukaan, gan sa inuman. Oh, sa inuman. Inuman. Madalas sa inuman, sir, na kasi yung laway nung ano. Ang paramyxo, hanggat may ibong ka. Uubusin yung ibon mo. Ano yung sila eh, yung kala mo, talagang gano'n na gano'n yung ulo. Talagang nagtitri-60. Talagang oo, nagtitri-60 talaga. May iibon ka pa dun sa ano. Ayun yung kaninang isa sa lumipan. Nandun yan, baka nandun sa bubong ng kapatid. Ayan, ganyan lang sila. Buti open dito, maganda yung ano. Saka na sir, hindi naman sila nagugulat. Pag kunwari yan. Yung mga tao yan, no? Ay, nasanay na sila. Baka nanonood. Karera, sir? Baka nanonood. Karera, yun lang. Bawal sa akin pumarada diyan yung mga motor. Yung mga naglalaro dito. Kasi diyan kadalasan nagpaparada sila, hinahayaan ko. Pero pag may karera, bawal. Kasi ano eh, nakaka-distract eh. Hindi naman lagi sir, eh, no? Minsan. Kaya nga. Madi-distract yung mga iiwan. Pero pag may wala namang karera, okay lang sa akin. Ilan nakakarga mo diyan sir pag ano, madami rin. Ano na? Nung nakaraan itong katatapos lang na South, anim ang nilaro ko. Bali, sa anim na yon, dalawang young bird, apat na old bird. Bandang huli, young bird na lang ang kinarga ko. Yun dalawa, yun pa rin. Live pa rin yung dalawa. Hanggang kalbayog. Yun nga lang, hindi na nakauwi. Ang dating ng kalbayog, puta may mga ibon ako rin. Kasi ibon ako rin ba? Albayog ayun siya naiinit hindi na kinahayang dinako na inip eh yung sila bumababa mangga na yun, ipinuputol eh ganyan din distance nung sa akin, ikulungan ko tas yung mangga doon. Pero inaano ko, binubugaw ko, oh, meron pa. Galing. Mahilig talaga ako sa mga, ano, ganyan, no? Brown. Ilan dating na, eh. Ganyan nga gusto ko mag-ano, eh. Kapatid niya, para mixo kong kuman, eh. Nung, ano na yon, nung red na yon. Ang kapatid nun, ang ganda ng kulay. Mas maganda sa kanya. Kucha yan, kinanaan ng para mixo. Pinakatay ko. Wala ka lang magawa kasi pag ayun na, tumama, eh. Wala lang, bulutong, eh. Kaya yung kapitbahay ko dyan sa taas. Yung bulutong naman, control mo yun. Depende sa kulungan mo. Kontrolado mo yung bulutong. Kaya yung kapitbahay ko doon na dating anemic, ngayon high blood na. Ay, siya kuma. Siya ang tagakatay ko. Ang kasi, bandang huli, sir. Ayoko na. Bakit? High blood na ako. Sa akin, ganyan, sir. Ano? Diba, kunwari, wala na yung isang may paramexo na yun. Kinabukasan, meron na namang bagong... Ano? Ano yung dala-dala doon? Ang susubo? Ay, nag... Ayan yung brown yung sa ano, nag-ahakot. Ah, nag-ahakot ako dyan. Yung mga ano nila,
nagte-training sila eh. Pero ano siya, young bird. Lahat ng brown o red, meron din diyang checkered na may puti sa ulo. Magkakamag-ano kaya, magkakapatid. Either na full brother, full sister, or kapatid sa ama. Ang ganda nung isa nun, sir, ano, puti yung kabilang pakpak yung isa, yung ano, yan. Inamamara ko sa tasting nga, mapansin mo. Yung may ano sa gitna, puti. Oh, yan. Tingnan mo, pag harap niya sa kabila, puti yun yung pakpak. Ayan, oo. Ay, sir, sa baba, ano puro isang gender lang yun, sir. Hindi. Alo-alo na rin. Kagaya nun, yung may puti sa pakpak na isa, yun, yung nasa trap nyo. Pakito mo yan. Pakito. Kapatid niya itong puti. Ah, puti? Itong purong puti. Kapatid niya yan? Kapatid niya yan sa nanay. Basta yan, magkakamag-anak yun. Yung nanay pakito, ang nanay. Yung nanay pakito mo. Itong puti, ang nanay nito, pakito mo. Yung tatay niya, lolo niya rin, the same time. Na pakito mo. Kasi inbreed yan eh.